Kumusta na niya, Mr. Marabilia, si Migs? Si Migs Subiri? Hindi pa po makamove on si Migs. Sa sakit ng loob, mga kababayan, ikaw niya, Mr. Marabilias, nadurog na nga yung puso niya, no? Ni Migs, parang tuwang-tuwa ka pa. Hindi man po sa ako natutuwa sa sinapit ni Migs Subiri. Talaga lang po akong masayahin. Tama. Yan kasi si Migs. Nagtiwala siya sa mga minions ni Maudis. Yan mga minions po ni Maudigs, malabo na kausap. Worse, mga kababayan, hindi lang malabo na kausap, traitor pa. Sino niya, Mr. Marabilia, sa nagsabing traitor? Si Migs mismo. Siya yung nagsabi, trinaidor daw siya, o di traitor. Ang mas masakit adya, Mr. Marabilias, double dead yung sinapit ni Migs sa Subiri. Trinaidor na anya siya. Niyaka pa ni Bato. Hindi lang siya yung ginakap, mga kababayan, ni Bato, pati yung kanyang asawa. Ayan po. Asawa pala ito ni Migs, mga kababayan. No? Niyakap mo pa, asawa ko? Double dead mo, mga kababayan, yung sinapit niya. No? Kung sa baboy. Kung sa baboy, mga kababayan, na kinatay, patay na, pinatay pa. Di ba? Double dead. Yan kasi, mga kababayan, yung sobrang pagtitiwala po sa kapwa, sa tao po, sa Bible po, hindi yun ano, hindi ina-advise ng Bible po ang magtiwala ng lubusan sa sino mang tao. Alam ba ninyong ganon? Kumbaga, ang advice ng Bible po, magtiwala lang tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Pero sa tao po, ay, masasaktan ka lang. Pag binigay mo yung lubos na pagtitiwala sa tao, kasi nga po, yung sinful nature natin, lahat tayo po, may sinful nature tayo. Eh dapat matutunan natin yung mga biblical, ano, biblical principles. Eh bakit anya, Mr. Marabilias, ikaw, maingat ka na ba sa pagtitiwala sa mga tao? Maingat na po ako. Maraming beses na po akong naloko. Simula ng bata pa ko po, hanggang sa ngayon, ang hirap magtiwala sa kapwa, mga kababayan. So, may kunting trust lang. Pero dapat may ano ka, may reservations palagi. Kasi nga po, yun ang natura ng tao, pag hindi, talo ka. Yan ang sabi po sa Bible, oh. Salmo 118. Verse 8 to 9, sabi diyan, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. O, di ba? Butihan niya, magtiwala ka sa ating Panginoon kaysa ibigay mo yung tiwala sa tao. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. Maski pa sa princes pala, lalo na sa senador. di ba? Ang mga politiko po, may mga kanya-kanya yan, ano? Di ba yung kasabihan natin? Nasa politika daw, mga kababayan, walang permanent friends and enemies. Eh, inadmit yun ni Migs Subiri mismo sa interview sa kanya ng mainstream media. Wala niya talaga na ano, naintindihan ko man din niya yan. Na talaga, sa politika, ganon, walang permanenteng kaibigan. Only permanent interest. Sabi sa Jeremiah 17 verse 5, puts it even more bluntly, thus says the Lord, curse is the man who trusts in man and makes flesh his strength, whose heart departs from the Lord. May kasamang sumpa pala po. Curse. Kita ninyo?
Mas matindi po yung sinabi ni Prophet Jeremiah, may kasamang sumpa. Yang magtiwala ka sa tao. Yan o, napakalinaw. Curse is the man who trusts in man and makes flesh his strength, whose heart departs from the Lord. Di ba, Migs? And I think ngayon na, Senator Migs Sobiri, magsimula ka nang magbasa-basa ng mga bersikulo para maging guide mo sa iyong mga desisyon sa buhay. Pag hindi, lagi kang maluloko niyan. Iwas ka po dito sa kalbong ito kasi yan tinitiwalaan niya si Jonathan Morales na kapwa niya kalbo. Ikaw niya, Mr. Manabilias, nasali si Jonathan Morales. At nagtiwala siya sa mga sinasabi ni Jonathan Morales kasi authentic daw yung document, may butas. And dahilan nga ng pagiging authentic, dahil lang sa butas. O ngayon, mga kababayan, itong si Migs Sobiri, butas-butas yung inabot. Kay Senator Bato Butas, the puncher, nagtiwala ka dito sa tao ito. Niyaka pa yung asawa mo. May paiyak-iyak, mga kababayan. Kasama pala siya doon sa pumirma para patalsikin siya bilang Senate President. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung mga kwento, kasi, mga kababayan, si Escudero, ang sabi dito sa balita, inadmit mo ni siya yung nagplano, sabi ni Chief Escudero. Ako anya, inadmit ko, ako yung nagplano. And it took me 4 days para makuha niya yung suporta ng majority ng mga senador. At pag-usapan natin, kasi yung mga issue dito, pinapalabas ni Migs, may basbas yung Palasyo Malacanang. Yun ang tinatawag niyang the powers that be. Ngayon, ang question dito, totoo ba naman na may hand yung Palasyo Malacanang dito? Yung mga pumirma po, mga pro-Duterte? Ano ba? Majority sa pumirma to Austa Sobiri po, pro-Duterte. So malabo po yung isa doon, si Bato, si Bunggo, si Tolentino, si Robin Padilla, idagdag mo pa si Super Ate. Yung mag-inang Villar, si Cayetano, yung magkapatid, lahat yung Duterte. So majority po, pro-Duterte. Kalyado ng dating Pangulong Digong. Paanong may hand yung Palasyo Malacanang? Na yung Duterte, mga kababayan, gustong iluklok si Inday, yung mga destabilizers pa. So malabo yung claim, mga kababayan, ni Migs Sobiri at yung mga sinasabi ng mga DDS vloggers po, malinaw na baseless po, mga kababayan. But before natin na i-continue yung ating discussion, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang po ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nag-aanap ng Malinis and Spaces Fitness Gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po, mga kababayan, mga bagong clients namin po. Very colorful po at napakalinis ng aming gym. Pati mga foreigners po, dumadayo sa amin. Ito mga turista to. Mga British tourists po sila na panood sa YouTube. Pumunta dito sa amin po kasi napasyal sila sa Albay bilang mga turista. Na-set up na rin po yung aming mga bagong gym equipments.
May treadmill na rin po kami. Oh, may Zumba na rin po kami, Zumba Fitness with Saint Dominic. Oh, mamaya po, 6 o'clock, mga kababayan, doon sa third floor ng Security Bank Building, Lanco Business Park. Ayan po, kasama siya sa aming event po sa Colossal Fitness Gym. Ito naman po, yung bagong product namin ay Glow Serum. Whitening po siya from South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger, Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Pinapahid-pahid lang po sa mga pulses and other affected areas. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Gucci Berry. Yung Gucci Berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po? Ayos na ayos. At yan, Mr. Maravillas. So, balikan natin po ang ating mga kwento. So, sabi natin, si Mig, sobrang sakit mga kababayan yung nadarama because of the betrayal ng pinakang close friends niya, yung kung sino yung pinagkatiwalaan niya. Yan pa yung sumaksak sa... Di ba? Tapos may payakap-yakap si Bato, sinama pang niyakap yung asawa niya. Yun na niya, Mr. Maravillas, ang talagang napakasakit. Nagsamantala pa niya, Mr. Maravillas, asawa. Iwan ko ba kung bakit binamay pa ni Bato yung asawa na yayakapin niya. Bakit niya yayakapin pa yung asawa niya? Ng asawa ni Migs? Kapalan niya talaga, Mr. Maravillas. Kapal talaga. Matapos mong traidorin, nagawa mo pang may mukha ka pang humarap, may payakap-yaka pa. Pati yung ibang mga senador doon. Ano ba? Latan niya, Mr. Maravillas, urukan. Sabi dito sa Impact Leadership, yakap ni Udas, Senator Mig Sobiri said he was dumbfounded by Senator Bato de la Rosa's last-minute switch in allegiance during a leadership coup, which resulted in Sobiri losing the Senate presidency. De la Rosa confirmed that he was one of the 15 senators who voted to elect Senator Chis Escudero as the new Senate president. De la Rosa said he sought divine guidance before switching sides from Sobiri to Escudero's camp. May pa-divine-divine guidance pang nalalaman si Bato. Eh, sabi ko sa inyo, yung mga masyadong mabuladas pa, lalo tayo mag-ingat doon sa masyadong mabuladas, karamihan po sa ganon, manluloko. Tama ba? Cover nila yon, mga kababayan. Tapos, litaw na litaw yung pagiging religyoso, tulad ni Pacquiao. Cover po, mga kababayan. Yan, spiritual advisor nila po, si Pacquiao. Pare-parehas po. Nag-seek pa daw siya ng divine guidance para sa kanyang desisyon. Yan po. Sabi ni Bato, I've been praying every night. At kahapon, bago ako umalis sa bahay, kasama ko asawa ko, mga anak ko at apo ko, nag-pray kami bago ako bumiyahe rito papunta sa Senado. Sana i-guide ako ni Lord sa lahat ng mga desisyon na gagawin ko. No regret on my part. I told the Lord, come Holy Spirit, please guide me. I hope I was guided. Ang pumasok siguro, Evil Spirit. Kung hindi po, Spirit ni Maudigs. Si Maudigs po, baliktad yung mga sinasabi sa ginagawa. Yun, mga kababayan ang sumanib siguro. Sabi sa drama ni Bato,
My commander, I'm sorry. I failed to win the war for you. Kaya ako napaiyak, hindi naman dahil sa sama ng loob. Nahiya ako sa kanya dahil hindi ko na ipanalo ang gira para sa kanya. Magkatapos, ang tanong mga kababayan, nakakuha 13 lang ang kailangan to oust a sitting Senate President. Ipang-15 siya. Kahit by his own admission mga kababayan, na hindi na kailangan yung kanyang pirma, pero pumirma pa rin siya. Ano ang tawag mo doon kung hindi talagang traidor, mga kababayan? Yung sabi po ni Mix dito, I've seen strange things in my career and this happens to be the strangest. Kung ako'y kahapon, kung kahapon ako'y heartbroken, ngayon ako'y dumbfounded. Hindi ko mag-gets, mag-grasp yung pangyayaring yun. Niyakap pa? Niyakap mo pa asawa ko? Wow! Parang bakit mo pa niyakap asawa ko? Ganon katindi, mga kababayan, si Bato. Ikaw na talaga, Miss. Iyon man talaga po. Ganon katindi. Siyak po si Mix. O ngayon, mga kababayan, sa latest development, yung grupo ni Mix, 7 sila. So ang sabi, bubuo sila ng sarili nilang block. So yan po, New Magic 7 of Senate. So Biri says his group will stay as a block. Di ano niya, Mr. Marabilias, ang tingin mo dyan? Malamang itong mga sumama sa kanya na tinawag na Magic 7 po. Si Nagatsalyan, Nancy Binay, Loren Ligarda, Joel Villanueva, JB Ejercito, sa kasi Angara. Malamang pag ginapang ito. Pag ginapang ito mga kababayan ng kanilang mga kasamahan ng grupo ni Cheese, mawasak din. Ano ba? Ganun lang po mga kababayan. Kasi po siyempre may kanya-kanya silang interest din. Ikong offeran po mga perks kung ano-ano, mga projects. Dito ka na niya sa amin. Wala man mangyayari kung nandyan ka sa independent na block, Magic 7. Hayaan mo na niya yan si, ano, si Mix. Ano ba? Depende sa offer, mga kababayan. Lalo yung mga powerful committees. Normal po yun sa politika, mga kababayan. Pag nagtiwala ka talaga, yun ang sasapitin mo. Sabi nga po ni Tennessee Williams, we have to distrust each other. It is our only defense against betrayal. Hindi siguro yun nabasa ni, ano, ni Mig Subiri. Ngayon, sabi po ni Chase Escudero, 4 days lang daw niya na trinabaho. So sabi ni Cheese Escudero po, hindi naging mahirap sa kanya to seek support from his fellow senators because there had been doubts about Senator Juan Miguel Subiri's leadership before. So may lamat na pala mga kababayan. Sa members of the majority bloc, may duda na talaga sa liderato po ni Migs. Ngayon, hindi naman po binanggit ni Cheese kung ano yon. Para maiwasan na po yung damage sa tiwala po ng kanyang mga kasama. He emphasized that senators alone decide on changing the Senate leadership niya and neither Malacanang nor the House of Representatives was involved. Kasi yun po yung mga duda, umuugong na mga balita, pinagdududahan yung Palasyo Malacanang, lalo't yun ang sinabi ni Mig Subiri. Di ba may na-mention siya na hindi daw siya kasi sumang-ayon sa gustong mangyari ng the powers that be? Sino niya, Mr. Marabilias, yung sinasabi ni Mix na the powers that be? Ang tinutumbok niya po, tinuturo niya po, siyempre, wala mang ibang the powers that be, sabi nga natin sa previous video, yung Palasyo Malacanang. Pero pag tiningnan po ninyo, kung sino yung sumama kay Cheese Escudero, unang-una si Cheese Escudero, mga kababayan, hindi man po pro-BBM.
Kaya malayo po yung mga propaganda nito mga DDS vloggers na may hand yung Palasyo Malacañang. Paano may hand yung Palasyo Malacañang sa change ng leadership po na si Chis Escudero ang ikinampan niya po, mga kababayan, noong election, si Santa Mama, si Linlin po ang presidente niya. Dilawan po si Chis. Mas malapit pa nga si Chis Escudero kay Maudix, mga kababayan, during the time na during the last the past administration, sumasama si sa mga lakad ni Maudix, si Chis Escudero, si Mig Sobiri, mas malapit sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kasama sa unit team. Si Chis Escudero po, hindi man kasama sa unit team. Kaya malabo po yung mga haka-haka. Examinin natin yung mga personalities in affiliation nitong mga senador na nagkudita laban kay Chis Escudero. Ay, kay Chis. Sumama kay Chis Escudero, nagkudita laban kay Mig Sobiri. Kung mas kanino inclined. Ah, si Grace po. Hindi, ma'am, kaalyado po si Grace po ng ating Pangulong Bongbong. Senator Francis Tolentino, PDP laban siya kay Maudix. Si Grace po pala NPC. Si Jinggoy, pwede pa si Jinggoy. Pero yung magkapatid po, si Alan Peter Cayetano, tapos si Pia Cayetano, Maudix ito. O, tatlo na sila. Si Cynthia Villar, mag-ama, mag-ina, Cynthia Villar, si Mark Villar, dating sekretary ng Public Works ni Maudix. O, ilan na sila? 1, 2, 3, 4, 5. O, lalo na si Bato. Si Bato po, diehard na Maudix. So, 6 na, 7, si Bongo, 8, si Senator Robin Padilla. Idagdag mo pa si Super Ate. Ito, siyam. Di ba? Sampo, si Chis Escudero, siya yung pasimono. Si Juan independent dito. Dito kaalyado ng ating Pangulo Lakas. Si Juan pa, si Lito Lapid. So majority po mga kababayan na nagkudita, mga kaalyado po ni Maudix. Sumalabo mga kababayan na ang akusasyon ngayon, may hand yung Palasyo Malacañang? Wala po, malabo. At yung isyo sa tsatsa, tulad na gustong palabasin ni Mig Sobiri at saka ng mga DDS, sa isyo naman po ng PDIA leaks, ikasama po sa pumirma si si Bato mismo. Sa pagpatalsik kay Mig Sobiri at saka si Bato, di man tinanggal po bilang chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs, sumalabo din na yung rason na hindi pinatigil. Tuloy pa rin yung investigasyon. Di basag ngayon ang mga propaganda ninyo ng mga DDS vloggers? Baseless po yung inyong mga akusasyon. Kumbaga, kinudita si Migs. Ako, mga kababayan, ang reading ko, hindi na nagustuhan ng majority ng mga members ng Senado yung pamamalakad ni Senator Migs. O ngayon, nakita nila, mga kababayan, si Chis Escudero na pwedeng pumalit, makakuha ng majority ng support, 13 votes. Isumubra pa nga po naging 15. Noong mga nakarang buwan, may mga attempts na po. Una, sa balita, si Cynthia Villar sana, nag-ambisyon din na pumalit kay Migs. Kaya lang po, hindi siya makakuha ng majority support, at least 13. Kasi di ba 24 sila? Then, may mga balibalita. Pangalawa, sa nag-ambisyon, si Jinggoy, hindi din siya makakuha ng majority support. E ngayon, mga kababayan, trinabaho ni Chis Escudero. Nangyari. Yan man lang po. Kung ano yung ginawa, mga kababayan, ni Chis Escudero na kumbinsin niya yung majority na mag-shift sa kanya ng suporta, yung mga majority ng mga senador, ayaw naman po niyang sabihin. Ang malinaw po, malayo doon sa mga haka-haka
At nabanggit na rason ni Mig Sobiri na nangialam yung powers that be referring to our president. Busy po yung ating Pangulong Bongbong. Tapos yung mga sumama sa kudita po, hindi man po sa kanya, kay Maudigs. Kalyado po ni Maudigs ang majority. Malabo po yung mga analysis ninyo, malayo sa katotohanan. So, mismong initiative po ni Cheese Escudero, ayan o, Cheese Escudero, umaming siya ang kumilos para mapatalsik si Sobiri. Sabi po sa report dito ng Net25, pakinggan po natin yung ano, yung balita. President Cheese Escudero kasama ang 15 iba pang senador na marami silang agam-agam sa liderato ni Senator Mig Sobiri, kaya pinatalsik nila ito sa pwesto. Habang si Senate President agam-agam Regine Goy Estrada naman, distrust, kumulong siya kay Escudero para makumbinsi ang mga kasamahan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Tumulong si ano, si Jinggoy. Any objection? Hearing none. Same is approved. Inamin ni Senate President Francis Cheese Escudero na siya mismo ang kumilos at nangampanya para mangalap ng suporta at mapatalsik sa pwesto ni, si Senator Juan Miguel Cheese Sobiri. Ayon kay Escudero, siya ang nagpaikot ng resolusyon sa mga kapwa senador. Pero hindi na ito ipinisinta sa plenaryo bilang pagrespeto kay Sobiri at hindi na mauwi sa bangayan ang pagpapalit ng leader ng Senado. Ganon. Senate President is always arrived at through a gentlemanly conduct. I think 9 out of 10, except naman, ang Senate President hindi tinatanggal, nagbibitiw. So hindi na kailangan ng anumang declaring vacant, ganun-ganun. Wala na ganun para hindi naman seamless, pero at least mapayapa at hindi magulo. Webes, noong nakaraang linggo, anya o na siya para kumbinsihin ang mga kasamahan at nitong linggo na kumpleto ang pirma. 4 days lang. Agad ang 15 senador dahil marami na silang agam-agam sa liderato ni Sobiri na hindi niya na idinitalye. Pero pagbilinaw ni Escudero, walang kinalaman ang Malacanang o ang Kamara sa pagpapalit ng leader ng Senado. Ayaw na niyang banggitin kung ano yung rason. So as not to add salt to the wounds. Kahit na anumang issue, lalo na sa Senate leadership change. Hindi rin anya totoo nagkaroon ng rigodon sa Senado dahil sa hindi maawat na investigasyon sa PDEA leaks. Walang relasyon sa PDEA leaks na hindi matigil. Dahil marami naman ang atletay na may mga agam-agam. Walang kinalaman sa topic, walang kinalaman sa mga intriga nila na may kinalaman to sa palaso kanina man. Si Senate President, walang kinalaman yung palasyo, walang kinalaman yung PDEA leaks. Para makumbinsi ang mga kasamahan, pero hindi siya nagpasimuno ng kudeta. Ang lumalabas kasi na balibalita sa labas, na ako raw ang nag-instigate, ako raw nag-initiate. Hindi si Jinggoy yung pasimuno. Hindi po totoo yan. Initiative mismo ni Cheese Escudero. No hand. Nanag-ambisyon din yung tao, siyempre. Instigated the ouster of Senate President Sobiri. Umamin naman si Senador Ronald Bato de la Rosa na kabilang siya sa mga senador na lumagda sa resolusyon ng pagsuporta kay Escudero. Sina Escudero at Senador Alan Peter Cayetano Anya ang lumapit at kumumbinsi sa kanya bago ang sesyon kahapon. Pero lumagda siya dahil sa kasunduan kina Senador Francisco si Cayetano po, digo, na magkakaisa sa anumang botohan bilang magkakapartido sa PDP. Mas mabigat na rason dyan talaga is that among us three, lalo na si Bato, PDP, Senator Bungo, Senator Tolentino, and myself, we forged Tolentino, na Bungo, majority wins. In every voting situation, Robin Padilla, talagang kung lalabas sa voting is 2-1, obligado yung 1 sumunod doon sa 2. Nakalimutan si Robin. So, in this case, nangyari sa... Apat sila? Silang dalawa talaga. Sa PDP? Hindi, 2-1. So, napunta kay Senator Cheese Escudero. Humingi naman ito ng paumanhin kay Sobiri. Isa si De La Rosa sa mga naging emosyonal sa pagbaba sa pwesto ni Sobiri kahapon. For me, being a good soldier. Gusto ko sabihin kay Mr. Ito yung totoong plastic, urukan. Sorry boss, I failed
Niyaka pa yung asawa ni Migs. Because I am one of his trusted lieutenants. Pero sasabihin ko namin na sa ginawa ni De La Rosa. Kung kahapon ako po ay heartbroken, then po ako ay dumbfounded. Parang hindi ko ma-gets, hindi ko talaga maisip, hindi ko talaga mag-grasp yung pangyayari niya. Pero nag-usap. At least, alam niya na dinipensahan ko siya bilang isang chairman ng committee. At siyak sinig. Ako po isang revision dyan na wala po ako sa posisyon. Okay lang po yan. Let's move on. Pero yun nga lang, hindi ko talaga maintindihan. I'm in shock. But, ganun talaga ang politika, di ba? There's no permanent friends, only permanent interests. Siya mismo yung nag-admit, permanent interest. Ang pito sa mga senador na hindi sumuporta kay Escudero. Ayon kay Sobiri, nagpulong sila kagabi at napagkasundo ang magiging buo ang suporta sa isa't isa. So yan pa, mga kababayan, ang buod ng kwento. Malinaw na ha, mga DDS vloggers. Ang bilis ninyo magturo sa Palasyo Malacanang. Fake news kayo. Majority ng mga senador po na nagpatalsik kay Mig Sobiri, kalyado ni Maudigs, barkada ni Maudigs. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Babay po. God bless.